Eh, jangan lupa. Mati gas, Mbak. Sobenya nyo naman ang aming kakao. Ay, ito siya, oh. Hinog na hinog. Tapos ito, wakano. So yan yung ano, yung iba nga, sinisip-sip nga kasi matamis nga yan. Yung iba sinisip-sip nila. Tapos ang gagawin namin, so ito, abibiyakin namin lahat. Actually, nabiyak na namin yung iba. Tapos yan na lang ang natira. Tapos ito, ito na siya guys, oh. Yan siya. Yan, medyo kumakain surusana, yan, oh. Malaman. Ganyan. Pagkatapos, ito, ibibilad. Hugasan muna naman, tapos ibibilad. Pagkatuyo na, tsaka namin isasangat at tsaka ipapowderize. So, yan yung magiging kakao. Yan yung mga local na kakao, minsan binibenta nila ganyan, linalagyan nila ng sugar. Pero pag gumagawa kami, as in talagang pure kakao na hindi namin hinahaluan ng sugar. Hahaluan na lang ng sugar kung na naluto na namin at kung iinom na kami. So, ayan siya guys. Yung mga ibang hindi pa nakakatikim ng raw na kakao, eto siya guys. Siya ganyan siya. Ganyan na itsura niya. Gisip pa si Rosana sa ano pag ano pagkain ang tawo diyan pagsipsip ng ano tamis ng kakao bago niya ano. Nung bata pa kami, madami kaming kakao eh, yung mga kakao ng lolo ko. Tapos hanggang sa nawala na lang. And then ito ngayon, ito yung dahilan kung bakit ko ano kinat yung aking coconut tree dahil sa kakao na to. Worth it naman dahil nga napapakinabangan na namin. Ito bali pangatlo na naming ano to. Pangatlong harvest na to, hindi namin kasi na document na video yung paggawa namin ng kakao nung mga nakaraan. So this time sabi ko, sige i-video natin at pwede nating i-post yan sa kung paano nga ito gawin. Ang mahal ng ano, ang mahal ng cacao chocolate, di ba? Yung mga cocoa. Lalo na yung pag hinahalo sa ano, yung mga dark chocolates. Pag may cacao yung mga chocolates, ang mahal eh. In fact, napakaraming health benefits dito. Good for ano din eh. I think, nabasa ko high blood. So diabetic, ganun. Kasi mapait. Oo. Talaga yung pagwala yung sugar niya. Kinyamat na ako sa pag-ano? Asim. Pero masarap. Ano kasi kami? Yay! Ako na rin. Overripe na kasi. Ayan na. Over na siya kasi. Overripe na siya. Yung ano, sobra na siyang hinog. Yan o. Dami nito. Overripe na siya. So yun na nga, pero pinag-aap na basahin naman natin ang reaksyon na sa bago sa ating pinag-inom ng party guy dahil ang ngayong dudong ko nga ay kunin mo na ang nagharap sa kasi. Wow, ang ganda! Yum! So, bali pa rin ako mag-aap. Meron po ako ng bede mo. Hindi ako happy. Sabi may pagod daw. Tapos meron nga eh. Tapos meron nga, gumagalo-galo pa. So we have a lot. Ilang harap ang kaya itong magagawa namin. Ugasan pa natin yan. Yeah. Nabibenta ito actually. Yung mga taga-gawa talaga.
yung talagang gumagawa ng cacao chocolate sa ako sa minamarket nila para sa business. Ang mahal kaya, nasubukan ko bumili eh. Yung talagang pure ha. Kasi binibili nila to. Tapos yung mga magagaling gumawa. Kasi yung mga matatanda noon, ano eh. Yung nakakis na nilang gumawa. Yung manumano ba? Yung meron silang pang ano. Meron silang pang yung pag-dry na manumanong ganyan. Binibili nila. Nagdala nga ko ito sa Australia yung talagang yung mutu. Wala na kasi kaming bata dito guys eh. Pag may bata, ano muna, ito gawin nilang parang ano, parang candy. Tapos iya, ano na lang, malinis naman kasi hugasan kahit na sinip-sip. Saan kaya yung napakalaking cacao plantation dito sa Davao? Iwanan mo ako, ate. Ha? Iwanan mo ako. Ngayon pa ko humiling. So, ito na yung aming cacao guys, oh, yung buto ng cacao. Oh, ang ganda, di ba? Binilad na ni Javi yan ng few days, tapos ang gagawin na lang namin, isasangag. Sasangag namin, tapos gagawa na kami ng cacao chocolates. Ayan. Ang dami niya, no? Ang kita niyo. Meron kaming cacao, meron kaming langka. Oh, di ba? Okay, pwede natin gawin dito sa ano natin. Gawa tayo ng champurado, tama. So, ang next step na gagawin dito sa aming cacao dahil pinatuyo na namin siya ng 1 week. Ayan, ito yung tuyo na siya guys. Pinalit ko na sa kawa at akin na siyang isasangag. So, ganyan. So, ganyan siya guys, oh. Ano lang, medyo kailangan natin ito daw, mag-brown natin, ano. Kaya, ibang pa natin ng balat yan, oh. Ibang pa natin ng balat. Ay, makakala din pala. Hindi din kadali, ano. So, ayan, ganyan na siya guys. Brown na brown na siya. Tapos, ang gagawin natin, kailangan pa natin itong balatan. So, makikita nyo, ito yung balat. Tapos, ito na yung kanyang laman. Ayan. Nabis ko na. Ito yung ating tawag dito. Gagawin ko ito, yung laman niya. Ito aalisin natin. So, minamano-mano namin, pero mamaya papakita namin sa inyo kung paano namin aalisin ang skin nito. Okay? Ang next step natin, guys, ay aalisan na natin siya ng skin. Mano-mano natin siyang aalisan. Dahil hindi naman tayo talaga, ano, hindi naman tayo, ano, ng kukwa. Hindi naman tayo pakto niya ng kukwa. Ganyan. So, ito siya, for example, ito siya, aalisan na natin ng ano. So, magiging ganyan siya. Ito naman ang skin, aalisan natin yan. Ayan. Tapos, ito lang yung kukunin natin. O, diba? Pag tapos na kami, papakita namin. Papakita namin ulit. Bango-bango na. Naamoy nyo ba, guys? Bango-bango na kami. Di ba naamoy mo? Bango-bango kaya? Ay, crap. Pag-ing nila, mamoy. Sige, tama na. Naamoy nyo ba, mamsi? Sige na. Sige. Anoy natin to eh. Para ano? Para hindi tayo mahirapan magtahit. Sige na. So, ito na yung nabalatan namin na cacao, guys, oh. Ayan siya, oh. Wala na siyang balat. Nalinis na namin ni Rose. Mano-mano yung pinagawa namin. So, ito na yung pinaka, ano niya, pinaka buto niya na walang skin. So,
So ang gagawin namin, ipapagiling na namin to para ma-powderize na kasi wala kaming gilingan. So dadalhin namin sa gilingan ng yung mga sa gilingan ng mga nyog ganun. Tapos pagigiling na namin siya. Papakita namin sa inyo ang result pagkatapos na magiling. Oh, ayan guys, oh. Oh, di ba? Meron na kaming pure na cacao cocoa later. Ayan. Ayan siya. Cacao ni Rose, pinagiling namin at ito ang naging resulta. Bakit siya naging ganyan? Instead of yung powder siya, ay na naging blocks. Dahil pinalagay ko dito sa container na to, pagdating dito sa bahay, ganyan na siya. It's because yung habang giligiling siya, lumabas yung oil ng cacao. Sabi nila, the more na oil yung cacao, the more na mas masarap. So, this is the pure cacao na pinagiling namin ni Rose at ito na nga yung kinilabas sa kanya. So, paano namin ito ipipreserve? Nagpa siya ako na i-cubes na lang namin kasi yung iba ginagawa nilang tableya, hinahaluan nila ng asukal. Pero kami, hindi namin hinaluan ng asukal at ito na nga siya. So, what I'm going to do is, i-cubes ko siya ng ganyan kasi hindi mo naman siya basta-basta mauubos ng minsanan. So, kung gagamitin na lang namin, ilalagay ko to sa isang container. Ganyan siya, guys. Ayan. So, siguro, dalawang beses lang. Baka masyadong liitan na natin. Diyan tapon. Dahil maliit yung inakuno kong nalagyan niya. So, ganyan siya. Okay. So, look at this. Parang ganyan siya. Ayan. So, inisip ko, ilalagay ko to sa foil. Maliit yung pinag-ano ko ng foil. Tapos, ibabatutin namin. At ilalagay namin sa container. Pagka kailangan na namin, tsaka kami maglalabas. So, just like that. O, diba? Ayusin na lang namin yung pag-ano. Ganyan siya, guys. So, gumapatay ng isa. Parang more cubes, pero malaki nga lang. So, ito siguro, ano na, baka dalawang cup na lang na to dahil pure na cacao nga. Walang sugar. Wala siyang sugar, guys. 100% na cacao to. Ayan. So, here, guys. Tapos na namin. Naibalot na namin ang aming cacao cubes. Ginawa namin into cubes. Tapos, pag magluluto kami, kukunin namin yung isa. Kasi, di ba, ibubuil pa to. Ayan. So, nakagawa kami ng pure cacao chocolate out of our cacao tree. So, lalagay na namin dyan. Iaayos na namin. Ayan siya. Medyo maliit ang aking drops. Ayan. O, di ba? Pero meron kami mga cubes. Pwede na kami gumawa ni Rose ng champurado. Ay, o. Gagawa kami ni Rose ng champurado. Ayan. May maayos pagkakalagay ko sa pilihan pa tayo ng pagkain ng kapitbahay. Sabi niyang gawin. Yung 4-1 only. Okay. So this. Ayan. Done.